Hello mga kabahay, ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng crema di fruta cake. Ito po ang mga kailangan nating sangkap. Unahin po natin gawin ang custard cream o yema frosting. Pagsamahin lang po natin ang condensed milk at egg yolks. Mga kabahay, wag po kayo magtaka kung bakit iba ang kulay ng condensed milk kasi magkaibang brand po itong gamit ko. Pero pareho pong condensed milk yan. Yung medyo brown po, masarap, parang caramel ang lasa. Pero any brand naman po ay pwede nyo pong gamitin. Haluin lang po natin ito hanggang sa mag-blend yung egg yolks dun sa condensed milk. At pagkatapos, isunod po natin ilalagay ang flour. Haluin lang din po natin. Para po sa akin mga kabahay, mas maganda po gamitin ang all-purpose flour kesa sa cornstarch. Lalo na po kung mag-pipe kayo sa ibabaw. O kaya naman igagawin yung frosting sa cake. Stable po at hindi basta-basta bumabagsak yung custard o yema sa cake kapag all-purpose flour po yung gamit ko. Ayan, okay na po ito. Wala na pong mga buong harina. Pwede na po natin ilagay ang evaporated milk. Mga kabahay, huwag niyo po isasabay sa paghahalo ang evaporated milk sa condensed milk. Kasi baka po isipin ninyo pareho namang gatas ito e pagsabayin ko na. Mas madali po kasing ihalo o matunaw ang flour sa condensed milk. Hindi po nabubuo-buo ang harina. Kaya dapat po talaga na panghuli natin ilalagay ang evaporated milk. Okay na po ito, pwede na po natin ilagay sa kawali at lulutuin natin ito sa medium heat. Halo lang po ng halo at pag medyo malapot na, ilagay na po natin ang butter. Walang tigil po ito sa paghahalo mga kabahay para po hindi masunog yung ilalim. Halo lang po hanggang sa maluto ng tuluyan ang ating yema. Pagkatapos po maluto, ilagay natin sa isang lalagyan, takluban po ng plastic at ilagay po muna natin sa ref ng mga ilang oras. Ito po yung kailangan natin para naman po sa ating cake. Kailangan din po natin ng isang lata ng fruit cocktail, salain po natin at i-reserve po natin yung syrup, magagamit po natin niya mamaya. Para naman po sa ating cake, pagsamahin at salain po natin ang flour, salt at baking powder. All-purpose flour po ang gamit ko dito ha, pero pwede po kayong gumamit ng cake flour kung gusto nyo. Maglagay tayo ng pagitan sa gitna at ilagay po natin ang water, egg yolks at oil. Haluin lang po natin hanggang sa maging makinis ang ating mixture at iset aside po muna natin. Mga kabahay, inilipat ko lang po sa medyo malaking bowl kasi maliit po yung nagamit ko, nahihirapan akong maghalo. Haluin lang po natin ito hanggang sa mawala po yung mga buo-buong harina. Okay na po ito, iset aside po muna natin. Para po sa meringue, ito po yung kailangan natin. Sa isang malinis na bowl, pagsamahin po natin ang egg whites at vinegar. Beat lang po natin sa medium high speed hanggang sa maging foamy. Mga kabahay, yung egg whites po, palamigin nyo muna sa ref bago nyo gamitin. Mas maganda po siya i-beat at mas maganda din po ang alsa ng ating cake kapag medyo malamig ang ating egg whites na gagamitin. Kapag foamy na, ilagay na po natin ang sugar. Hatiin po natin ang paglalagay sa apat na bahagi habang umiikot pa rin po ang ating mixer sa medium speed. At kapag nailagay na lahat ng sugar, ibit na po natin sa high speed hanggang sa maging soft peak ang ating meringue. Huwag nyo po i-overbeat, dapat po medyo makintab pa ang ating meringue, hindi po dry. Katulad po nito, okay na po ito. I-fold na po natin sa flour mixture na ginawa natin kanina. Dahan-dahan lang po ang paghahalo, huwag nyo po bibiglain para hindi mawala yung hangin dun sa meringue para po hindi mag-deflate o bumagsak yung ating cake pagkatapos maluto. Mas maganda din po kung isang stroke lang ng paghahalo ang gagawin nyo at siguraduhin nyo rin na nahalo ng husto yung parting ilalim ng bowl. Gamitan nyo po ng spatula sa huling paghahalo para makasigurado kayo na talagang halo po yung ilalim ng ating bowl. Ilagay na po natin sa baking pan na gagamitin natin na may parchment paper ang ilalim, 8x3 po ang size na gamit ko. Itap lang po natin ng ilang beses at i-bake na natin sa preheated oven 300 degrees Fahrenheit ng 40 to 45 minutes.
Pagkatapos maluto, palamigin lang po natin at hatiin po natin sa gitna para makabuo po tayo ng apat na layer na cake. Ito na po yung custard cream o yema filling natin. Pwede na po natin i-assemble ang ating cake. Una, maglagay po tayo ng konting yema sa board at pagkatapos ilagay na po natin ang unang layer ng cake. Magbrush po tayo ng simple syrup at isunod po ilagay ang yema o custard cream. Spread lang po natin yan, bahala na po kayo kung gaano kakapal ang gusto nyo ilagay. At pagkatapos, maglagay na po tayo ng fruit cocktail sa ibabaw ng yema. Kayo na rin po ang bahala kung gaano kadami rin ang gusto nyo ilagay. Pagkatapos po mailagay ang fruit cocktail, ilagay na uli natin ang isa pang layer ng cake. Ulitin lang po natin ang prosesong ito hanggang sa matapos natin ang lahat ng layer. Pagkatapos mailagay lahat ng layer at malagyan rin ng frosting ang top at side ng cake, ilagay naman natin yung natitirang fruit cocktail dito po sa gitnang ibabaw ng ating cake. At pagkatapos, ipipe po natin yung natitirang yema sa tabi ng fruit cocktail. 1 mL po ang gamit ko na piping tip. At pagkatapos po nito, ipasok po muna natin sa ref para po lumamig habang ginagawa po natin ang ating gulaman. Para naman po sa gulaman, ito po yung gamit ko. 1 tablespoon lang po ang kailangan ko at haluan po natin ng 1 cup na water at 1 cup ng fruit cocktail syrup natin kanina. Yes mga kabahay, pwede rin po ang gelatin kung mas tight nyo pong gamitin yun. Isalan po natin sa medium heat hanggang sa matunaw at kumulo ang ating gulaman. Isalin po natin sa isang lalagyan at haluin lang po natin ng haluin hanggang sa lumamig ng konti. Di po yan titigas mga kabahay, basta habang hinahalo po natin at hintayin po natin lumamig lang po ng konti. At kapag medyo malamig na po, saka natin ilagay sa ibabaw ng fruit cocktail. Dahan-dahan lang po ang paglalagay. Ang gawin nyo po, maglagay muna kayo ng konti. Pagkatapos, ipasok nyo muna saglit sa ref, mga ilang minuto lang para tumigas ang gulaman. Pagkatapos po, patungan nyo uli ng gulaman pa. Ulitin nyo lang po uli hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong kapal ng gulaman. At pagkatapos po nito, palamigin muna natin sa ref na mga ilang oras. At ready to eat na po ang ating super yummy na crema di fruta cake. Eto na po mga kabahay, titikman na po natin itong ating crema di fruta cake. Kita nyo, sobrang laki. Ang taas po nito, umabot siya ng halos 5 inches kasi makapal po yung ating cake. Ang ginamit ko dito ay all-purpose flour kasi po para po mas siksik yung ating cake. Kasi kung cake flour po yung gagamitin ko, medyo malambot po kasi ang cake flour. Baka po hindi kayanin kasi nilagyan natin ng, yung custard natin medyo mabigat yan eh. Tapos nilagyan pa natin ng mga fruit cocktail. Baka po hindi kayanin nung lambot nung ating cake. Kaya all purpose flour po ang gamitin nyo. Mas ano po siya, mas intact, mas siksik ang ano niya. Titikman na po natin. Ako, excited na ako. Hindi ko itong mauubos, sobrang laki nito. Sobrang laki. Mga kabahay, oh. Diba? Yan. At saka isa pa, ang ano ko po, pagkakamali ko lang doon sa custard na yon, dapat po, inano natin, ilagay nyo muna sa ref ng mga ilang oras. Gawin nyo siya ng mas maaga, tapos ilagay nyo sa ref ng mga magdamag. Kasi mas magiging ano po siya, madaling ipipe sa ibabaw. Yung gulaman natin, kayo na po ang magtansya kung gaano kalambot o katigas. Kasi ako, doon sa package direction niya, meron naman nakalagay po doon. Kayo na po ang mag-a-adjust doon sa tubig. Kung gaano katigas yun, bahala na po kayo doon.
Pero ito tama-tama lang. At saka ano po siya, huwag niyo pong ilalagay ng ano, bagong hango, yung pagkakulo, wag po. Kasi mainit yung, maaari matunaw yung custard natin. Ang gawin niyo po, katulad ng ginawa ko kanina, halo lang ng halo. Kasi hindi naman po titigas ang gulaman hanggat hinahalo. Palamigin niyo lang po ng konti, tapos saka niyo ilagay. Titikman ko na po, excited na ako sa lasa. Ito muna ang ating ano, pinakang cake. Unang subo, unang kagat para po sa inyong mga kabahay. Ang lambot po nung cake, hindi po siya matamis. Malambot, sobrang lambot. Tikman ko yung custard natin. Sarap. Wala po siyang pinagkaiba sa ginagawa natin. Ang pinagkaiba nga lang po ito, ito po yung cake. Bilog. Maiba-iba naman po yung itsura niya. Mga kabahay, ang sarap. Mga kabahay, yung gulaman na gagamitin nyo, mas masarap kung merong flavor. Nagbe-blend doon sa lasa ng cake at saka ng fruit cocktail. Ang sarap. Sarap. Sarap pero hindi ko ito mauubos. Sobrang laki. Ito pa po. Mga kabahay, hanggang dito na lang po at ako po ay busog na. Hindi ko na po kayang ubusin. Sobrang laki po nito. Kung kayo po ay baguhan dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para po lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.